ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ihalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay ka lang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay na poniyat, hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ihalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong aming Diyos, sariling Amang makapangyarihan, Panginoong Yesu Kristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kailingan, ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa alab ng iyong pag-ibig na kaloob, si San Lorenzo ay natanyag sa paglilingkod. Sa pagkamatir na tampok, gawin mong mahalin namin ang kanyang minamahal at maganap namin sa pagtupad ng tungkulin ang kanyang ipinangaral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid,
ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa, gaya nga ng sinasabi ng kasulatan. Siya ay namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng bining ihasik at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagin, mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagin, mabait. Ang mapagpautang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay siya ay laging tapat, hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagin, mabait. Anumang balita'y hindi siya takot, matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba, alam na babagsak ang kaaway niya. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagin, mabait. Mabait na lubha, lalo sa mahirap, ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagin, mabait. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kapag si Kristo'y sinundan, liwanag niya'y makakamtan para mabuhay kailanman. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa.
Ngunit kung mamatay ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siya magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan ako naroroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa panahon noong ngayon, madalas ang iniisip natin, ano ba ang makukuha ko? Ano ba ang makakamit ko? Iniisip natin, what is it for me? Na may kakausap sa'yo, minsan may aalokan ka, iisipin mo. At minsan tinatanong natin, ano yan para sa akin? Sa atin pong ebanghelyo, sinasabi ho ni Jesus na ang nais sumunod sa kanya ay kailangan parang isang butil na kailangan mamatay muna sa kanyang sarili para ito'y magbigay bunga. Kaya kung gusto natin bilang Kristiyano at kung saan po tayo tinatawag ng Poong Hesus Nazareno na mamunga, kailangan nating mamatay sa ating pagkamakasarili. Kailangan muna nating mamatay sa pag-iisip ng ating sariling kapakanan. Para sa ganon, tayo ay mamunga sa paglilingkod. Wala pong naglilingkod na ang sarili ang iniisip. Ang tao naglilingkod, kapakanan ng iba ang iniisip. Di ba? Kung naglilingkod ka, ang iniisip mo, yung pinaglilingkuran mo. Kung ikaw ay naglilingkod sa iyong pamilya, ang iniisip mo ay ang kapakanan ng iyong pamilya. Kung ikaw ay naglilingkod sa asawa mo, ang iniisip mo yung kapakanan ng asawa mo. Kaya di ba minsan may mga taong handang gumawa ng sakripisyo alang-alang sa pinaglilingkuran niya. May ibang mga magulang dahil gustong paglingkuran at pabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Yung pait at sakit ng mawalay sa kanila at mga ibang bansa, gagawin. Para saan? Para magbigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya niya. Paglilingkod, handang mamatay sa sarili para makapagbigay buhay sa iba. At ito po ang katangian ng taong tunay na naglilingkod. Hindi sarili ang iniisip. Hindi kung ano ang para sa akin ang iniisip. Kung hindi ang binibigyang importansya, ano ang maibibigay ko? Ano ang maitutulong ko? Yun po ang katangian ng isang taong naglilingkod. At para po sa ating lahat, ang paanyaya sa atin ni Jesus Nazareno, kung gusto nating sumunod sa Kanya, kailangan nating maglingkod. Kung tayo ay deboto niya, kailangan nating sumunod sa Kanya at maglingkod. Wala pong deboto na nagsasabing deboto ako ng mahal na pong Jesus Nazareno, pero sarili ang iniisip. Sariling kapakanan ang iniisip. Fake ho yun. Ang tunay na deboto, ang legit na deboto, kapakanan ng iba ang iniisip dahil handang maglingkod. Hindi ang sariling karangalan, hindi ang sariling kasikatan ang iniisip o pagiging sikat ang ninanais. Handang iubos ang sarili
handang mamatay sa pagkamakasarili para maiabot ang kamay sa iba. Ito po ang paanyaya sa atin ng ating ebanghelyo. Tulad din po ng pinagdiriwang po nating santo, si San Lorenzo ng Roma, isa po siyang diakono, at sa kanyang pagmamahal sa Diyos, binigay niya po ang kanyang buhay bilang paglilingkod. Sinong pinaglingkuran niya? Ang mga dukha, ang mga balo sa pamayanan niya. Kaya ho, nung dumating po ang panahon ng pag-uusig ng mga Kristiyano, akala ng emperador na si San Lorenzo ang may hawak ng yaman ng simbahan. At sinabi niya, dali mo sa akin dito ang yaman ng simbahan. At dinala niya sa harap ng emperador ang lahat ng mahihirap na pinaglilingkuran niya. At ang sabi niya, eto ang kayamanan ng simbahan. Akala niya yata niloloko siya. Kaya ang ginawa ng emperador ay ano, inihaw po ng buhay si San Lorenzo. At habang po siya ay nagpapakasakit, sinabi niya doon sa kanyang executioner, luto na yung kabila, itaob mo na ako. Hanggang sa huling sandali, inalay ang sariling buhay para sa Diyos. Inalay ang sarili para sa paglilingkod sa kapwa. At ito po ang imbitasyon sa atin. Kung gusto mong mamunga bilang isang Kristiyano at bilang tao, kung gusto mong mamunga at lumago ang iyong pananampalataya, pinapakita sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyo ang daan. Kailangan mamatay sa sarili para magbigay bunga. Tulad ng isang butil na nahulog sa lupa at mamatay, ito'y makapamumunga. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal ko mga kapatid sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng isang dakilang santo ng simbahan ng Roma, ina ng lahat ng simbahan. Makiusap tayo sa ating mapagmahal na Ama na ipagkaloob ang mga kahilingang sama-samang inilalapit natin sa Kanya sa panalangin. Ang ating itugon, loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang mga diakono ng simbahan, naway maging masigasig sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa salita at halimbawa, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Magkaroon nawa ng sapat na katolikong voluntaryong maglilingkod para sa mga mahihirap na pamayanan at bansa. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang ating mga dukha, naway pahalagahan at pangalagaan natin bilang mga tunay na yaman ng simbahan, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng tibay ng loob sa mga panahong nasasaktan ang ating katawan, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makapasok sa pinangakong kahariang walang hanggan, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Mga pangyarihan Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Lorenzo, ang iyong martir, tanggapin mo ang aming mga kahilingang inilalapit namin sa ngalan ng iyong muling nabuhay na anak,
na nabubuhay at nagahari magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Itungalak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyan banal. Ama naming lumikha sa kapistahan ngayon ni San Lorenzo, tanggapin mo ang aming mga alay at ipagkaloob mong pakinabangan namin ang tulong mo para kami maligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Lorenzo ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat pinarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Maraming salamat po. Sa sarili ay mabubuhay sa Diyos. Siya'y larawan ni Kristo ang ating mabuting pastol. At kanyang inihahalay ang sarili niyang buhay sa lugod at kabutihan ng minamahal niyang kapwa. Sa paglapit ng panganib, tumatakas ang upahan. Ngunit ang tunay na pastol mananatili hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahal din ng butihing Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay na ang kawan ay maligtas. Sa paglapit ng panganib, tumatakas ang upahan. Ngunit ang tunay na pastol mananatili hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahal din ng butihing Diyos na Ama, sapagkat handa siyang
mamatay na ang kawan ay maligtas. Paalala, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza Samuel lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inihiling naming mga nakinabang sa kapistahan ni San Lorenzo na makapagdulot nawa kami ng paglilingkod na inaasahan mo at makadama ng karagdagang kagalingang buhat sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.